umaga mga master. Nandito tayo ngayon sa ano sa spot, pero ang gagawin natin ngayon is meron tayong ipi-feature na gadget sa ultralight or light angling. Kasi napansin ko may mga pagkakataon na pag nakakahuli tayo ng isda, medyo nahihirapan tayo sa pagtanggal, pag-unhook ng nahuli natin. Kasi yung rod natin, minsan hindi natin alam kung saan ilalagay. So ngayon, meron akong ipi-feature na gadget na which is hindi naman necessary, no? Kaya pa rin natin mag-fishing ng maayos kahit wala ito. Pero parang dagdag ano lang ba? Dagdag accessories lang, which is optional. Okay? Ito yung ginagamit namin ngayon na tinatawag na ano, rod holster. So merong dalawang klase na rod holster ano na available sa ngayon. Meron pang isang klase pero wala akong sample. Ito lang yung meron ako. Meron akong yung ganito, which is yung vertical na position. Ito naman yung parang ano, pa horizontal. Okay? So anong kaibahan nito? Ito, katulad ng sinabi ko, vertical ano siya. Itong nabili kong piece na to, medyo mas mahal kasi sa Barracuda ko siya nabili, no? Siguro hindi ko na lang bangitin yung presyo, no, pero medyo mahal. Pero ito naman, nabili ko sa Adjman. Okay? Mas affordable siya. So ngayon, ano yung kaibahan? Siguro i-review natin 'yon, pero mas napansin ko sa iba't ibang occasion or sa iba-ibang panahon, merong advantage ang bawat isa, pero parehas silang nakakatulong pagka nag-unhook tayo ng ano ng isda. Okay? Medyo sampulan ko lang muna ngayon dito, no, pero baka sakaling maglagay tayo ng clip na kung kailan tayo makakahuli ng isda, mas maintindihan natin. So kung ito yung rod natin at nakahuli tayo, no, pwede nating isuksok lang ito rito. Tapos hawak natin yung huli natin na halimbawang ganito dun sa leader line natin. Hawak natin, so hands free tayo ngayon sa rod. Okay? So magkakaroon tayo ng mas maayos na handling dun sa isda pag nag-unhook tayo. Okay? So ganito yung style, no? Pakita ko lang. Ganito yung style niya pagka itong horizontal ang na holster ang gamit natin. Okay? Nakaganyan lang siya. So hindi siya malalaglag, hindi walang chance na pwedeng masuksok sa or maluklog sa tubig itong rod natin, sorry, reel natin. Okay? So ganito yung style nito. Isa-sample naman natin yung isa. Ito yung mas matagal ng model, ano? Ito yung bagong labas lang na design. Ito yung mas matagal ng gamit ng mga anglers. Ito naman, ganito naman ang style niya pag nakahuli. So pwedeng consider ganito, hawak natin yung leader, tapos yung huli natin matatanggalin natin. Okay? Tapos pagka halimbawa marami tayong isang advantage nito, no? Pagka halimbawa galing tayo sa parking area, papunta pa lang tayo dun sa side, pwedeng suksok mo na kaagad yung rod mo rito na ito kasi lagay mo sa likod mo. Ayan, habang naglalakad. Okay? Tapos bit-bit mo na yung mga ibang gamit mo. Compared dun sa sa horizontal, medyo mahirap pag naka ganun siya na naglalakad ka. So isang advantage nito pagka nagta-transport tayo papunta sa spot, pwedeng lakad ng ganyan. One time nung nasa probinsya ako, dala ko yung medium setup ko habang hindi ko gamit yung ano, dahil lumalakad-lakad ako sa pwesto, no, kung naghahanap-hanap ako ng spot.
yung medium rod ko ang bit-bit ko lang sa kamay, tapos yung ultralight ko nakalagay lang sa likod. So yun, nadagdag advantage ngayon sa gamit nito. Okay, so tignan natin na pagka nakakuha tayo ng huli, idagdag na lang natin sa clip para at least magkaroon tayo ng demo paano yung setup or ano yung nangyayari pagka nakahuli tayo. Okay, so hanggang dito muna tayo, update ko kayo later on. Try naman natin itong 5 grams na metal jig. Emperor. Tambah, Pak.